Hello mga ka-Pixie, welcome back to our channel, welcome to another general reading episode natin dito sa Pinay Pixie tayo. Ang special episode natin for today ay isang collective tarot reading mga ka-Pixie, no? Titingnan natin, ito'y bahagi ng ating Story Mo Ba To series, guys. So titingnan natin kung story nyo yung matatap natin, titingnan natin yung present situation nyo, yung mga challenges, what to focus on mga ka-Pixie. And then kung ano yung mga future nito, kung ano yung possible approach, and then, yeah, kung ano yung magiging outcome nito in the future, okay? So, again guys, ito yung collective reading mga ka-Pixie. Timeless din ito guys, so anytime na mapanood nyo yung video, pwede mag-resonate sa inyo, pero pwede rin hindi kasi nga general reading lang, okay? So, let me know guys if story nyo itong matatap natin. Titingnan natin. Ito yung particular sa love life, mga ka-Pixie, no? Titingnan natin po anong story ng inyong love life ngayon. So, yung first card natin, mga ka-Pixie, anong sitwasyon nyo sa love life nyo ngayon, mga ka-Pixie? Anong sitwasyon nyo sa inyong love life right now, where you are right now in your love life, mga ka-Pixie? We have the Hangman energy. This is an energy na walang movement, walang progress, is stagnant, mga ka-Pixie. Or for some of you guys, maaaring meron nangyari sa sitwasyon nyo, or maaaring nagkaroon kayo or naka-encounter kayo ng isang sitwasyon sa inyong love life na simula nun is parang wala nang naging movement, wala nang naging progress, wala nang for some, maaaring parang nararamdaman nyo na parang wala nang pinapatunguhan yung inyong relationship, okay? So, medyo stagnant yung energy nyo. For some of you guys, medyo limited din yung kilos nyo. Parang hindi kayo makagalaw for some reason, okay? For some of you, parang may pagka-indecisive din kasi nga hindi kayo makagalaw. So, parang naninimbang din kayo dun sa inyong relationship, okay? Ano yung mga potential challenges nitong mga relationship na to, mga ka-Pixie? Tingnan natin kung ano yung potential na challenges nitong relationship na to. So, tingnan natin kung ano yung mga potential na challenges pagsubok ng relationship na to. We have, yeah, ito yung card ng pagiging indecisive, mga ka-Pixie, no? Yan yung challenges nyo. For some of you guys, maaaring meron din paninimbang dito with regards to love life versus money, okay? So, maaaring yun din yung isa sa mga challenge nyo. Bukod sa love life nyo, meron pa kayong challenge sa work na parang hindi nagiging balance, parang nagkakaroon ng imbalance between love life and your personal goals when it comes to career or money. And for some of you guys, maaaring merong money involved din sa relationship nyo. So, maaaring nagkakaroon kayo ng situationship na may kinalaman sa pera dun sa relationship nyo na siyang nagiging challenge sa inyo. Especially kung mag-asawa na kayo, guys, kasi normal naman sa mag-asawa yung nagkakaroon ng problema sa pera. Diba? Kasi, ano na kayo eh, joint na kayo eh. Kumbaga, codependent na kayo when it comes to money. So, hindi talaga naiiwasan na nagiging challenge for some yung pera. For some of you naman, guys, maaaring, like I said, nagkakaroon ng imbalance. So, pwedeng yung person mo or either ikaw or yung person mo, mas binibigyan ng priority yung work, yung time sa work, ganyan, versus dun sa love life nyo. Okay? So, those are the challenges na nakikita natin. Ano yung mga kailangan nyong i-focus, mga ka-Pixie, dito sa relationship na to? What you need to focus on? Since nagkakaroon ng imbalance, mga ka-Pixie, definitely kailangan maging ibalik sa tamang balance ito, no? So, tingnan natin. Kailangan kasi mutual. Tingnan natin yung advice ng tarot sa inyo, mga ka-Pixie, kung ano yung dapat na i-focus nyo. Sa relationship, we have pagbabago, changes, no? We have changes, mga ka-Pixie. So, kailangan magkaroon ng pagbabago. Pero yung pagbabago na yun, it should be coming internally, mga ka-Pixie. Internally, from the inside out, mga ka-Pixie. Kasi life is just reflecting you what's going on in your head. Yung nakikita natin sa ating physical world, mga ka-Pixie, reflection lang yan. Nang kung ano yung dominant thoughts na paulit-ulit na tumatakbo sa isip mo. So, the change has to come from within, mga ka-Pixie. If you don't like your situation, ibig sabihin kung hindi mo gusto yung situation mo ngayon, hindi maganda yung perception mo, how you perceive the relationship and how you perceive the partner. And kailangan mo mag-focus sa pagbabago
internally para makita mo rin yung changes sa labas. Ganun yun mga kapiksi. Para kang nagsasalamin, okay? Isipin mo na lang nakaharap ka sa salamin. Magulo yung buhok mo. Gusto mong ayusin yung buhok mo. Hindi mo naman aayusin yung buhok mo sa salamin mismo, 'di ba? Aayusin mo yung buhok mo sa'yo and then makikita mo yung reflection nun sa salamin na naayos na yung buhok. So that's how we change things internally sa buhay natin para mag-reflect siya sa ating physical world, okay? So, the changes has to come from within, mga kapiksi, and yun yung kailangan yung i-focus, yung pagbabago. Alright? If you want to see changes, mga kapiksi, kung gusto mo mag-improve yung relationship mo, dapat magsimula ka sa pagbabago internally na ayusin mo yung perception mo about your relationship and your specific person, okay? Tingnan natin yung recent past nyo, mga kapiksi. Yung recent past, ano yung nangyari sa recent past ng relationship nyo, kung bakit na-experience nyo to ngayon. Tingnan natin, mga kapiksi, yung nangyari sa recent past nyo. We have the moon. This is doubts and fears. Okay? So, ito. Yan yung sinasabi ko, guys, na nagre-reflect sa ating physical world. So, in your recent past, may mga duda kayo, may mga fears kayo, mga kapiksi, na subconsciously or unconsciously, hindi nyo namamalaya na parang nag-i-spiral na pala kayo dun. Ganun kasi yun, guys. Kapag ka nag-i-spiral kayo sa isang negative thought or situation or assumption, mga kapiksi, the more na nag-i-spiral kayo, nag-autopilot yung ating subconscious mind. Yan. Hindi natin alam, unconsciously na-attract natin siya sa buhay without us knowing kasi nga nag-autopilot yung ating subconscious mind and in return nagre-reflect yan sa inyong reality. So in your recent past, mga kapiksi, meron kayong mga duda and takot no sa isang relationship or sa partner nyo and maaaring nagre-reflect yan sa inyong reality right now kaya nai-stuck kayo. Okay, kasi baka mamaya parang nagkakaroon kayo ng realization of truth, no, right now na parang sinasampal kayo ng sitwasyon nyo right now. But that's the old assumptions. Yun yung mga old assumptions nyo about sa relationship. Yung mga old doubts nyo, yung mga old fears nyo, mga kapiksi. Probably your life is showing it to you right now. And kapag hindi nyo yan binago, mga kapiksi, or kapag hindi nyo yan inalis, paulit-ulit lang yan na magre-reflect sa inyong reality. So you have to work on that, mga kapiksi. You have to revise your story, especially if this is already in the past, okay? Tingnan natin yung strength nitong mga relationship na to. Ano naman, kung merong ano, past, diba? Meron ding strength, mga kapiksi. O yung mga possibilities, ganyan. Pero this is more on strength. Tingnan natin kung ano yung strength ng relationship nyo. So we have the Hierophant card. For some of you guys, lalo na kung married kayo, no? Malakas yung power ng marriage sa inyo. Kumbaga, malakas pa rin yung bonding nyo sa isa't isa. For some of you, mga kapiksi, no? Parang you are still together. Kayo yung susi, actually. Yun yung greatest strength nyo. Kayo yung susi ng ikakatagumpay ng relationship nyo. Kaya nga, you have to work on your doubts and fears, mga kapiksi. And you have to work on the changes para mag-reflect yan sa inyong physical world, mga kapiksi. Kailangan yung i-level up yung inyong relationship. Yun yung one of the greatest strength ng relationship nyo. Kahit na may mga negative na nangyayari, mga kapiksi, or may mga negative circumstances kayo, yung iba sa inyo natututo. Dahil dun sa mga pagkakamaling na yon. And after nyong matuto, parang you're still coming off strong, mga kapiksi. Parang mas lalo pang tumitibay yung samahan yung dalawa na iyong partner or specific person. Although, sometimes nakakapagod yun, syempre, diba? Pero wag nating i-focus yung mga pag-aaway or mga challenges kasi those are part of the relationship, mga kapiksi. Pero yun nga, yung maganda dun sa relationship nyo, yun yung one of the strengths ng inyong relationship na kahit na may mga pagsubok, no, nalalampasin nyo pa rin siya together, mga kapiksi. And parang mas nag-level up, mas nakikilala nyo pa yung isa't isa dahil dun sa mga challenges nyo. Alright? So, yung near future naman, what's going to happen in the very near future regarding dito sa relationship na to? Tingnan natin, mga kapiksi, yung mangyayari sa very near future ng relationship na to.
Naka-upload na pala guys yung inyong monthly kapilaran for July. Anong ganap for July 2022, no? So, pick a card reading yan. Karma ito, mga kapixie, no? You reap what you sow, mga kapixie, with this judgment energy. So, kung maganda yung sinesend out mo na intentions regarding sa relationship, guys, definitely, maganda din yung magiging bunga niyan. So, that's why it's very important to always send out good intentions in any matter, in any matter, no, or in any situation for that matter, mga kapixie, para yun at yun din yung ma-experience natin. For some of you guys, this is, you may also be experiencing a karmic relationship na malakas yung hatak nyo sa isa't isa, maaaring magkakilala na kayo sa past life nyo, ganyan, and you've been brought back to life. And in this lifetime, to be together again, mga kapixie. That's why kahit na may mga challenges na lalampasan nyo, eh, magkasama pa rin kayo. If masyadong maraming negative na nangyayari sa sitwasyon nyo, mga kapixie, kailangan magkaroon ng forgiveness. Otherwise, uulit at uulit yung mga negative situation na yun. Okay, so kailangan magkaroon ng forgiveness sa inyo, sa isa't isa, mga kapixie. So, tingnan naman natin para sa next card, mga kapixie, ano naman yung suggested approach, no? Ano naman yung suggested approach na, or attitude, no, na dapat na ini-embody mo para ma-resolve itong issue mo sa iyong partner or specific person or sa love life mo. Anong attitude dapat? Manwala ka sa stability and security, mga kapixie, no? Yan yung kailangan na attitude na, na dapat ini-embody mo. Yung parang dapat naniniwala ka sa forever, okay? Kasi with this 10 of Pentacles energy, this represents stability and security. So, yun yung maganda. Yun din yung suggested na approach para sa inyo. Or like I said, ito yung dapat na attitude mo towards the relationship. Na dapat isipin mo na pang forever na to. So, make it or break it. Dapat walang break it. Dapat palaging make it, mga kapixie. You have to make this work dahil pang forever na itong person mo. Or pang for, kumbaga, dapat ang perception mo is pang forever na kayong dalawa. Okay? So, you have to make it. You have to make it. You have to make it. Dapat ganun yung attitude. Okay? Hindi make it or break it. Dapat make it palagi. Okay? Para magpang forever yung inyong relationship. Sa environment mo naman, mga kapixie, ano naman yung mga influences sa environment na maaaring magkaroon ng impact dito sa relationship na to? Tingnan natin, mga kapixie, ang sagot ng tarot sa inyo. So, sa environment, we have water sign energy, Mother of Cups, guys, Cancer, Pisces, Scorpio. So, for some of you guys, you may be a water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, or yung person mo is a water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Pero within your love life, mga kapixie, parang sinasabi na dapat pairalin mo yung emotional satisfaction, happiness, pagiging in love, deeply in love, emotionally attached dun sa inyong partner, sa inyong relationship, mga kapixie, in a very nice way, not in a possessive way or something, okay? Kailangan maunawain, mapagmahal, compassionate, ganyan, mapagpatawad ng puso, maintindihin, lahat na. Lahat na ng magagandang katangian ng isang water sign, which is the very best of all is yung mapagmahal, okay? So yun yung isa sa mga key sa iyo sa relationship para magtagumpay itong relationship na to. For some of you, maaaring meron din nag-guide sa inyo, no? I'm sensing na parang parents, mga kapixie. So yung parents nyo, listen to your parents, baka may alam sila na nangyayari sa relationship nyo and they're giving you advice or advices. So makinig kayo sa mga magulang nyo, okay? What are your hopes and fears regarding dito sa relationship na to, mga kapixie? Hopes and fears. Tingnan natin, mga kapixie, your hopes and fears dito sa relationship na to.
Yeah, we have the Father of Swords energy. So this is an air sign energy, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you guys, no, hindi lang emosyon yung gamitin, pero sinasabi dito na gamitin nyo rin yung isip nyo, okay? Gamitin din ang pag-iisip. So dapat talaga balance, mga kapiksi, yung inyong emosyon at saka yung inyong pag-iisip, okay? Dapat balance yan. Minsan kasi hindi rin too much ng pagiging emotional is nakakasama rin, okay? And too much ng pagiging illogical is masama rin. So, dapat balance, mga kapiksi, yung pagiging emotional nyo and pagiging logical nyo in handling the relationship para maging swak na swak talaga yung inyong pagsasama ng iyong partner or specific person. Okay? And then, yung possible outcome nitong relationship, mga kapiksi, tingnan natin kung ano yung possible outcome nitong relationship na to. Let me know, guys, if this is your story. Mag-comment kayo. Wow. This is the Nine of Pence energy, which represents confidence, mga kapiksi. So, very in the future, mga kapiksi, or in the near... in the very near future, very confident naman kayong dalawa sa inyong partner, sa inyong specific person, sa inyong relationship. So, we assume na everything is going to turn out well dun sa relationship nyo, mga kapiksi. Pero, parang sinasabi din dito na very rewarding din. Sarado no? Sarado. Ibig sabihin, parang magkasama pa rin kayo forever nitong partner mo or specific person, meron talagang forever sa inyong dalawa. Okay, nararamdaman natin yung energy na maaari kayong magsama forever nitong partner mo or specific person, pero kailangan tamang timpla. Like I said, yung pagiging logical and pagiging emotional, dapat tinitimpla nyo, dapat tamang balance yung timpla. Kasi yun yung challenge nyo eh, yung pagkakaroon ng imbalance, mga kapiksi, di ba? So, dapat tamang timpla lang ng emotion at pag-iisip. And, very rewarding itong relationship nyo, and nakakaramdam tayo dito ng forever na magsasama kayo, parang forever close, ganyan. So, definitely, this is stability and security, okay? Sorry, magsha-shuffle pa ako ng isang card. Gagamitin ko tong Oracle deck na to. Titingnan ko lang yung outcome, no? Maaring maging outcome nitong relationship na to. Although, lumabas naman na yung Nine of Pentacles energy. So, tingnan pa natin. So, tingnan natin, guys, kung ano ang magiging outcome na to. Yan, balance. Balance talaga, mga kapiksi. This is a fire sign energy, Aries, Leo, Sagittarius. So, yun yung mga signs na lumabas, guys. No, meron tayong water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, air sign, Aquarius, Gemini, Libra, and fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. So, maaaring may ganyan kayo sa natal chart nyo, mga kapiksi, or baka yan yung zodiac sign nyo, or ng inyong partner, or specific person. Pero again, mga kapiksi, no, magkasama pa rin kayo, you complement each other. Sun at araw, di ba, mga kapiksi? So, may forever dito, balance. Kailangan talaga ng tamang balance. Kasi yun yung challenge nyo, mga kapiksi. But definitely, mababalik nyo sa tamang balance yung inyong relationship. And ito yung magiging susi para maging stable and secure yung inyong relationship. So, yeah, you have to make it work, mga kapiksi. No? It takes two to tango, sabi nga nila. So, tamang balance lang ng emosyon at pagiging logical yung inyong pairalin sa relationship para talagang magsama kayo or maging matibay itong relationship na to forever, okay? So, let me know, guys, if this is your story. Mag-iwan kayo ng like and comment sa ating video for energy exchange. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.